Welcome back mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang iba't ibang lugar sa mundo na tila imposible mong paniwalaan na totoo. Ay Tempesca o ang kumukulong ilog. Ang Shanay Tempesca ay kilala din sa tawag na La Bomba. Ito ay matatagpuan sa kagubatan ng bansang Peru na nakapaloob sa Mayantuyaco Sanctuary. Ang ilog na ito ang bukod tanging kumukulong ilog sa buong mundo. Mayroon itong habang mahigit na 6 na kilometro at tinatayang init na umaabot ng 45 hanggang sa 100 degrees Celsius. Hindi naging malinaw para sa mga siyentipiko kung bakit sobrang napakainit ng naturang ilog kahit wala naman ito sa paanan o wala namang malapit na bulkan sa paligid. Nagkaroon na lamang sila ng isang teorya o haka-haka na ang pinagmulan ng init ng ilog ay sa ilalim ng lupa. Maaring nabitak daw ito at sumingaw sa pamamagitan ng fault line na doon naman tumama kung saan naroon ang Shanay Tempesca. Grand Prismatic Spring, Wyoming, USA. Ang nakamamanghang spring na ito ay matatagpuan sa Yellowstone National Park. Ito rin ang isa sa pinakamalaking hot spring sa mundo na mas malaki pa sa isang football field na may lawak na 370 feet at lalim na 160 feet o katumbas ng isang 10-story building. Minuminuto, naglalabas ito ng halos 560 gallons ng tubig na may init na 160 degrees Fahrenheit. Ang kakaiba nitong kulay ay likha ng microbes na mula sa mainit nitong temperatura. At depende sa panahon ng taon, nag-iiba ang kombinasyon ng kulay nito sa red, yellow, green, at blue. 3. Rainbow Mountains, China. Matatagpuan ito sa Zhangye National Geopark sa Gansu Province, China. Sikat ang mga bulubundukin dahil sa kakaibang mga kulay nito na animo'y ipininta ng kalikasan. Ang mga kulay sa bundok ay dahil sa diagenetic at mineralogical process na siyang bumubuo sa mga kulay na pula, berde, dilaw at asul. Ang Zhangye National Park ay may lawak na 200 square miles at idineklara bilang World Heritage Site ng UNESCO noong 2009. Isa ito sa mga top destination ng mga turista sa China at maging sa ibang bansa. 1. Ang Area 51 sa Timog Nevada ay palaging nakabalot sa mga teorya ng sabwatan. Ito ay isang US military base at may reputasyon na isang lugar ng testing ground para sa mga sandata at sasakyang panghimpapawid. Ngunit mayroong mas malawak na haka-haka tungkol dito. Ang conspiracy theorist ay naniniwala na ang mga opisyal ay nagtatago ng mga alien evidence sa base. Ito ay ganap na off-limits sa mga commoners at kahit ang USA ay bahagyang kinikilala ang pagkakaroon ng Area 51. Number 5, Atlantic Ocean Road, Norway. Isang maganda ngunit kakaiba at medyo mapanganib na daan ang matatagpuan sa Norway. Dahil ang daang ito ay napapalibutan ng Atlantic Ocean. Kahit na ito ay maganda sa paningin, maaari naman ay delikadong puntahan. Higit sa kaalaman ng marami na ang Atlantic Ocean ay isang delikadong yamang tubig. Dahil sa lokasyon ng dagat na ito, maraming mga climatic changes ang nangyayari dito. Katulad na lang ng mga bagyo, amihan at iba pang malalakas na epekto ng klima. Dahil sa rosa na ito na maaaring masabi na delikado rin ang Atlantic Ocean Road. Kapag hindi nakapaganda para sa iyong trip papunta dito, maaaring ikaw ay marong timing ng malalakas na alon na maaaring ikalunod ng mga pasahero. Kaya sinasabing kapag pupunta sa daan na ito, kailangan masuri talaga kung ligtas ang panahon. Sa ganon, maaaring maiwasan ang mga aksidente na idudulot ng tubig na pinapalibutan ng daang ito. Number 6. Underwater Waterfall, Mauritius. Kilala ang Mauritius sa magaganda nitong dalampasigan at malinaw na dagat. Subalit, matatagpuan na rin dito ang isang nakamamanghang anyong tubig kung saan merong tila isang waterfall sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng kakaiba nitong imahe na parang isang talon na bumubuhos ng tubig pababa, ito ay isa lamang optical illusion.
Nangyayari ang ilusyong ito dahil sa malalim na estruktura ng lupa sa ilalim ng bahaging ito ng dagat. Ang tila tubig na dumadaloy pababa ay mga maliliit na piraso ng buhangin na natatangay ng tubig pababa na may lalim na halos 2.5 milya. Number 7, the Bacon of Maracaibo Lake, ang walang katapusang kidlat. Sa may kanlurang bahagi ng Venezuela sa dulo ng Catatumbo River na tumatagos naman sa Maracaibo Lake, mayroong isang nakakamanghang pangyayaring nagaganap tuwing gabi. Simula alas 7 tuwing gabi, matatanaw mo sa ilog ang walang humpay na pagkidlat. Nangyayari ito gabi-gabi sa loob ng 10 oras. Walang makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng pagkakaroon ng walang humpay na pagkidlat sa lugar. Marami ng mga serya ng pagsasaliksik ang ginawa ng mga sayantipiko, subalit wala talaga silang matibay na kasagutan kung bakit nangyayari iyon. Nagkaroon sila ng mga teorya na ang walang humpay na pagkidlat ay maaaring sanhi ng malawak na oil deposit sa lugar. Subalit noong 2010 ay hindi rin maipaliwanag ang misteryosong biglang paghinto ng pagkidlat. Inaakala ng lahat na doon na magtatapos iyon, pero pagkalipas ng 6 linggo ay muli na namang bumalik ang walang humpay na pagkidlat at mas naging mabagsik pa ito kumpara sa dati. Number 8, Naikamain, Mexico. Isang minahang kuweba na matatagpuan sa Chihuahua, Mexico. Bukod sa mga lead, zinc at silver na minimina dito, aksidente ding na-discovery ng mga minero ang mga higanteng selenite crystal sa loob ng kuweba. Animoy na sa ibang planeta ang buong kuweba dahil sa mga naglalakihang selenite crystals na ang ilan ay umaabot ng 50 feet ang haba at 4 feet ang diametro. Ang mga pambihirang kristal ay nabuo milyong-milyong taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng hydrothermal fluids na nagmumula sa init na epekto ng magma sa ilalim ng kinalalagyan ng kuweba. Halos 1,000 talampakan ang lalim ng kuweba mula sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamainit na temperatura dito ay umaabot ng 58 degrees Celsius at may 99% humidity. Dahil sa init, ang mga unprotected researcher na nagtutungo sa lugar ay tumatagal lamang ng 10 minuto dahil sa hirap sa paghinga. Para makapagtungo dito ng mas matagal, kinakailangan ng espesyal na kasuotan na may supply ng oxygen at kailangan may kasamang eksperto na mag-aalalay para sa pambihirang paglalakbay sa kakaibang mundo sa loob ng kuweba. Four. Ang Doomsday Vault ay isang bangko ng seeds na nakalagay sa gitna ng archipelago ng Arctic Svalbard. Ito ay isang ligtas na vault na nagpapanatili ng iba't ibang mga buto ng halaman. Ginawa ito upang pangalagaan ang mga binhi sakaling magkaroon ng apocalypse o global crisis. Mula sa bawat sulok ng mundo, ang mga crate ng buto ay ipinapadala sa Doomsday Vault para sa pangmatagalang imbakan. Ang vault ay open lamang sa mga espesyal na panauhin sa mga itatakdang araw. Number 10, Col de la Bonette, France. Matatagpuan sa bansang France, ito ay isang mataas na mountain pass na malapit sa sikat na Alps. Isa itong atraksyon dahil sa kakaibang mga daan at pagiging malapit nito sa bulubunduki ng Alps. Kung ikaw ay pupunta dito, maraming maaaring gawin katulad ng pagbisikleta, pagmotor o pagcamping. Maganda ang ihip ng hangin dito at tanaw din ang maraming tupa. Pero siguraduhin mag-iingat dahil konting diferensya sa pagpreno o pagmaneho ay maaaring dumiretso sa bangin. Ikaw, alin sa mga ito ang tingin mong pinakadelikadong kalsada o kakaibang kalsada? Comment down below yung masasabi mo para malaman.